Ngayong araw na video, ipapakita namin sa iyo ang batang babae na kinidnap at ginahasa sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming araw. Noong ika-anim ng Setyembre taong 2006, 14 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Elizabeth Schoaf ang dinukot ng isang lalaking nagpapanggap bilang pulis na nagngangalang Vincent Filio. Ang madilim na mga pangyayari sa buhay ni Elizabeth ay ginawang pelikula kalaunan. Sa simula ng pelikula, nasa kalagitnaan ng sesyon ng klase si Elizabeth kasama ang kanyang mga kaklase. Maya-maya lang, may dumating na lalaki sa classroom niya. Nakikita siyang seryosong nakikipag-usap sa kanilang guro, na pagkatapos ay tinawag ang isa sa kanyang mga babaeng kaibigan, si Lucy Jennings, para kunin ang kanyang mga gamit at sundan ang lalaki palabas ng silid-aralan. Pauwi na sila mula sa paaralan, tinalakay ni Elizabeth ang tungkol sa insidente ni Lucy kay Amanda, ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi rin maintindihan ni Amanda kung ano ang nangyayari, sinasabi niyang kakaiba rin ang ina ni Lucy. Dagdag pa, narinig niya ang mga pulis na dumating sa kanilang bahay ilang araw na ang nakalipas. Pag-uwi ni Elizabeth, tinawagan niya ang kanyang ina, si Madeline, para ipaalam sa kanya na nakauwi na sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Bobby. Sa kalagitnaan ng gabi, gumugol ng libreng oras ang buong pamilya ni Elizabeth upang magkakasama sila. Ngunit hindi kalayuan sa kanilang bahay, may isang misteryosong lalaking naghuhukay sa lupa. Kinaumagahan, abala ang pamilya ni Elizabeth sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nagsisimula ang lahat sa pag-alis ng bahay ni Don, ang kanyang ama, at sinundo ng isang kaibigan para manghuli. Pagkatapos noon, pinapunta si Elizabeth ni Madeline sa hintuan ng bus kung saan sasakay siya ng kanyang school bus at si Bobby dumiretso sa kanyang paaralan. Na-realize ni Elizabeth na nakalimutan niya ang kanyang gamit noong binuksan ang kanyang bag at hiniling niya kay Madeline na bunalik siya sa bahay. Pero ayaw ng nanay niya dahil late na siya sa trabaho. Nagkaroon ng pagtatalo si Elizabeth at ang kanyang ina na ikinagalit ng kanyang ina. At sinabi kay Elizabeth na hindi siya dapat umuwi kung hindi niya mababago ang kanyang ugali. Nasaktan si Elizabeth sa salita ng kanyang ina, at sumasang-ayon lang siya sa payo ng kanyang ina. Sa panahon ng klase, ang kasintahan ni Elizabeth, si Case, binibigyan siya ng isang liham na nagtatanong tungkol sa plano nilang magkita sa Sabado. Pagkatapos ng klase, sinusundan ni Case sina Elizabeth at Amanda na umuwi ng magkasama. Pagkababa ng school bus, inilabas ni Case ang kanyang marijuana at sinindihan ito bago hinihit-hit. Inaalok niya ito kay Elizabeth, ngunit tumanggi si Elizabeth habang sinasamahan din siya ni Amanda sa paninigarilyo nito. Hindi nagtagal, sinundo ng kotse si Case. Natatakot siyang malaman ng kanyang mga magulang kaya inilagay niya ang ipinagbabawal na bagay sa bag ni Elizabeth, na may dahilan na iwanan ito hanggang Sabado. Bago umalis si Case kay Elizabeth, inalok niya ito ng masasakyan. Ngunit tumanggi si Elizabeth dahil mas gusto niyang maglakad papunta sa kanyang bahay na hindi masyadong malayo. Habang papalapit siya sa kanyang bahay, lumabas sa bakuran ang isang lalaking may salamin at tinawag siya. Sinasabi niyang isa siyang pulis sa lugar, at inaresto ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Elizabeth kahit na medyo nag-aalangan siya sa una. Pagkalapit ni Elizabeth sa kanya, agad na pinusesa ng lalaki ang kanyang mga kamay, at inakusahan siya ng pagkakaroon ng mga halamang marijuana sa kanyang likod bahay. Sinusubukang ipaliwanag ni Elizabeth na wala silang kinalaman dito, ngunit sa halip ay naglagay siya ng bomba sa kanyang leeg, at binalaan siya na sisibog ito kung susubukan niyang takasan o buksan ito. Pagkatapos noon, hinaila niya siya palayo roon para salubungin ang kanyang nakababatang kapatid. Para maging ligtas si Elizabeth, kailangan lang niyang sundin ang mga utos ng pulis. Samantala sa kanyang bahay, kinuha ni Bobby ang telepono mula kay Madeline. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Madeline na hindi pa rin umuwi ang kanyang kapatid. Pinaniniwalaan ang kanyang ina na nahuhuli na si Elizabeth sa araw na yon. Hindi nagtagal, tinawagan muli ni Madeline si Bobby para sa isang update. Matapos malaman na hindi pa umuuwi ang kanyang anak, sinabihan ni Madeline ang kanyang anak na hanapin ang kanyang kapatid na babae sa dulo ng kalsada, kung saan siya ibinaba ng kanyang bus. Pansamantala, sinubukan ni Madeline na tawagan si Amanda para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Elizabeth. Samantala sa kakahuyan, patuloy na nagtatanong si Elizabeth kung bakit siya dinadala sa malayo.
Sa kalaunan ay inamin ng lalaki na kinidnap niya siya at binyantaan siyang babarilin kung maglakas loob siyang tumakas. Natigilan si Elizabeth at umiyak sa takot dahil hindi rin pulis ang lalaki. Pagkatapos nilang lumakad ng malayo, inutusan siya ng kidnapper na pumasok sa kanyang underground na nagtatagong bunker. Sa loob ng bunker, lalo siyang natakot, at nakikiusap siya sa kidnapper na huwag siyang patayin. Habang gumigabi na, nagsimulang magpanik si Madeline at patuloy na hinahanap ang kanyang anak sa daan patungo sa kanyang bahay. Nakipagkita siya kay Amanda at sa kanyang ina na nagpapayo sa kanya na iulat ito sa pulisya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tumawag si Madeline sa pulisya sa pag-asang matutulungan nila siya sa pagsubaybay sa kanyang anak na babae. Makalipas ang isang oras, umuwi si Don mula sa kanyang aktibidad sa pangangaso. Lalong nag-aalala si Madeline at ipinaalam niya kay Don na hindi pa umuuwi si Elizabeth. Ngunit sinisikap ni Don na pakalmayan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na malapit nang umuwi si Elizabeth. Hindi nagtagal, dalawang pulis ang dumating sa kanilang bahay, at nagsagawa ng paghahanap sa kakahuyan sa paligid ng bahay ni Elizabeth. Ngunit ang madilim na paligid ay humahadlang sa kanila na makahanap ng anumang ebidensya. Pagkatapos nito, nagtanong sila kay Madeline ng ilang tanong tungkol sa kanilang pag-uugali, o mga pangyayaring naganap bago mawala si Elizabeth. Ipinaalam ni Madeline sa kanila na nakipagtalo siya kay Elizabeth kaninang umaga. Sa makatuwid, naniniwala ang pulisya na sadyang hindi umuwi si Elizabeth dahil sa kanilang nakaraang pagtatalo, at sa halip ay nananatili sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit iginiit ni Madeline na ang kanyang anak na babae ay hindi aabot ng ganoon kalayo. Hindi pa rin kumbinsido ang mga pulis sa sinabi ng ina ni Elizabeth, at pinapayuhan siyang makipag-ugnayan sa kanya kung hindi pa siya nakauwi pagkaraan ng ilang araw. Samantala, si Elizabeth na nabihag sa ilalim ng lupa ay nakaranas ng mga sekswal na krimen mula sa kidnapper. Maiiyak na lang si Elizabeth sa takot sa puntong ito nang hindi nagagawang lumaban. Nagsimulang makaramdam ng inis ang kidnapper sa pag-iyak ni Elizabeth, at binyantaan siyang papatayin kung gusto niyang tumakas. Sinabi niya na ang hideout ay napuno ng mga bitag kaya imposible para sa kanya na makatakas. Alam na ni Elizabeth na ang nakakabaliw na pangalan ng lalaki na ito ay Vincent. Habang nanonood ng TV, tiniyak ni Vincent na walang naghahanap sa kanya dahil wala pang balita tungkol sa pagkawala niya. Samantala sa kanyang bahay, ang dalawang pulis na dati nang bumisita sa kanila, ay muling bumalik upang makita ang mga magulang ni Elizabeth. Sa puntong ito, patuloy na iginigiit ni Madeline na hindi basta-basta aalis ang kanyang anak habang binabanggit ang ilang dahilan, kabilang ang katotohanang nasa kanyang kwarto pa rin ang kanyang mahahalagang gamit. Nakikiusap siya sa mga awtoridad na kumilos kaagad para mahanap ang kanyang anak. Pagkatapos ay iulat ng dalawang pulis ang kaso ng pagkawala ni Elizabeth kay Sheriff Thompson. Si Thompson, na nakarinig nito ay iginiit na ang unang 48 oras kasunod ng pagkawala ay ang pinakamahalagang oras at sinasaway ang kanilang mabagal na pagkilos. Sa ikatlong araw, si Elizabeth, na patuloy na pinipilit na bigyang kasiyahan ang pagnanasa ni Vincent, ay sinubukang pagtagumpayan ang kanyang mga takot sa pamamagitan ng pag-iisip ng kanyang masasayang araw sa paaralan kasama si Case. Hindi nagtagal, narinig nila ang boses ni Don at ng kanyang mga kaibigan na naghahanap sa kinaroroonan ni Elizabeth. Ngunit wala silang nakitang pahiwatig na ang kanyang anak na babae ay nasa ilalim nila. Itinapat ni Vincent ang kanyang baril sa ulo ni Elizabeth para hindi siya makagawa ng ingay. Pilit na pinipigilan ni Elizabeth ang mga luha, iniisip kung gaano siya kalapit sa kanyang ama noong panahong iyon. Ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magulat ang media tungkol sa pagkawala ni Elizabeth. Magkahalong lungkot at emosyon ang kanyang nararamdaman, lalo na kapag nagsasalita ang kanyang ina at ipinahayag kung gaano nila siya kamahal at binabati siya ng mabuti, pati na rin ang pag-asang makakauwi siya sa lalong madaling panahon. Ika-apat na araw na, kung saan nagsimulang mag-isip si Elizabeth na tumakas mula roon. Ngunit alam niya na hindi siya masyadong mabilis at kailangang mag-ingat dahil ang kanyang buhay ay nakataya. Pagkatapos ay sinimulan niyang subukang mapalapit kay Vincent, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya at pagtugon sa lahat ng kanyang mga salita. Nagpapanggap siya na parang sumasang-ayon siya sa lahat ng sinabi ng kidnapper.
Sa sandaling ito, alam ni Elizabeth ang dahilan kung bakit itinayo ni Vincent ang hideout at kinidnap siya. Sa totoo lang, pinaplano ni Vincent na manirahan doon kasama ang kanyang asawa, na pinangalanan niyang Peanut. Ayon kay Vincent, siya ay pinagtaksila ni Peanut, na nag-akusa sa kanya ng panggagahasa sa kanya at pagkatapos ay iniulat ito sa pulisya, na pinilit siyang magtago ng mag-isa sa lugar na yon. Pagkatapos ay kinansela ni Vincent ang kanyang plano na dalhin si Peanut upang manirahan doon dahil inalis siya ng mga awtoridad sa lugar. Sa huli, plano niyang palitan ng iba si Peanut, at sa kasamaang palad, si Elizabeth ay nagkataong nasa maling lugar sa maling oras noong araw na siya ay kinidnap. Lumipas ang ika-apat na araw. Habang natutulog si Vincent, sinubukan ni Elizabeth na abutin ang kanyang baril ngunit hindi niya magawa dahil nakakuff ang kanyang leeg. Hindi nagtagal, nagising si Vincent at naririnig nila ang tunog ng mga helicopter na ipinadala upang hanapin si Elizabeth. Gumagamit si Vincent ng aluminum foil para harangan ang heat detection mula sa mga infrared sensor. Pagkatapos ay ginamit ni Elizabeth ang pagkakataong ito para subukang mapalapit muli kay Vincent. Umaasa siyang maniniwala si Vincent sa ginawa niyang pagkukunwari na mahal siya. Bilang resulta, dahan-dahan siyang nakakahanap ng kahinaan sa Vincent, at ginagamit ito para makatakas. Sa wakas ay naniwala si Vincent sa kanyang pandaraya, at pinakawalan ang mga cuffs na nakagapos sa kanyang leeg. Papalapit na ngayon si Elizabeth kay Vincent, pinapayagan pa nga siyang mag-shoot gamit ang kanyang baril. Sa katunayan, ang baril na ito ay hindi tulad ng isang tunay na baril ngunit maaari pa rin itong pumatay sa maikling distansya. Humanga si Vincent nang makitang magagamit ni Elizabeth ang baril ng maayos at mabilis itong matutunan. Mamaya ng gabing iyon, pinusasan ni Vincent ang mga kamay ni Elizabeth at pagkatapos ay dinala siya upang kunin ang pagkain na iniwan ng isang tao sa isang lumang kotse. Pagkatapos ay pinupuno nila ang jerrycan ng tubig ilog. Pagkatapos noon, biglang narinig ni Vincent ang tunog ng isang helicopter at pagkatapos ay agad niyang dinala si Elizabeth upang tumakbo pabalik sa kanyang pinagtataguan. Sa kanilang pagtakas, sinadyang iwan ni Elizabeth ang isa sa kanyang sapatos, sa pag-asang sinumang naghahanap sa kanya ay makakatagpo ng mga bakas ng kanyang presensya. Ikapitong araw na, habang natutulog si Vincent, sinimulan ni Elizabeth na isagawa muli ang kanyang mga plano. Sinusubukan niyang magpadala ng mensahe sa kanyang ina gamit ang cellphone ni Vincent. Ngunit sa kasamaang palad, hindi may padala ang mensahe dahil walang signal sa ilalim ng lupa. Sinubukan ni Elizabeth na ilabas ang cellphone sa entrance ng bunker. Sa kabutihang palad, matagumpay na naihatid ang mensahe. Pagkatapos ay mabilis na dinidelete ni Elizabeth ang mensahe mula sa cellphone ni Vincent para hindi siya mahuli. Hindi ito tumigil doon. Habang natutulog pa si Vincent, sinubukan ni Elizabeth na agawin ang kanyang baril para barilin si Vincent. Ngunit kapag hinayla niya ang gatilyo, ang baril ay hindi nagpaputok ng anumang bala. Lalo siyang na-stress dahil napagtanto niyang hindi mangyayari ang kanyang mga plano tulad ng inaasahan niya. May iyak na lang si Elizabeth sa takot sa puntong ito nang hindi nagagawang lumaban. Nagsimulang makaramdam ng inis ang kidnapper sa pag-iyak ni Elizabeth, at binyantaan siyang papatayin kung gusto niyang tumakas. Sinabi niya na ang hideout ay napuno ng mga bitag kaya imposible para sa kanya na makatakas. Samantala, ipinaalam ni Sheriff Thompson sa mga magulang ni Elizabeth na malapit nang ihinto ang paghahanap dahil maaaring wala na si Elizabeth sa kanilang lugar. Nasakop nila ang halos 20 square miles sa isang linggo at walang nakitang bakas o lid nito. Sa ikawalong araw, nang tingnan ni Madeline ang kanyang cellphone sa umaga, nagulat siya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Elizabeth. Come on si Madeline at siguradong buhay pa si Elizabeth. Pinayuhan ni Don si Madeline na huwag nang tumawag sa numero at tatawag muna sila ng pulis. Ngunit naniniwala ang dalawang pulis na ang mensahe ay isang kalokohan lamang at pinapayagan si Madeline na tawagan ang numero. Sa kabutihang palad, dumating ang kanilang pinuno sa tamang oras at pinipigilan si Madeline na tawagan ang numero, dahil magiging lubhang mapanganib ito para kay Elizabeth. Sa ikasyam na araw, natutunto ng pulisya ang may-ari ng telepono mula sa kumpanya ng telepono. Natuklasan na ang telepono ay nakarehistro sa isang babaeng nagngangalang Catherine Heath mga 3 linggo na ang nakalipas, at ang pulis ay agad na dumiretso sa tirahan ni Catherine. Pagdating nila sa bahay niya, biglang naalala ng isa sa mga pulis na nandoon siya dati.
Pinangasiwaan niya ang kasong sexual harassment na ginawa noong isang taon na kinasasangkutan ng boyfriend ni Catherine na si Vincent Filia, ngunit hindi nila nakilala ang suspect. Sinimulan nilang tanungin si Catherine, ngunit inamin niya lamang na hindi niya nakita ang kanyang kasintahan sa loob ng isang taon. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang isang silid sa ilalim ng lupa sa loob at labas ng bahay ni Catherine. Napagpasyahan nila na ang kanilang pinaghihinalaan sa pagkakataong ito ay isang matigas na naghuhukay, na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila ito nahanap. Naghihinala rin ang pulisya sa pahayag ni Catherine, dahil hindi niya nakita si Vincent sa loob ng mahigit isang taon. Ipinaliwanag ni Thompson na natanggap ng ina ni Elizabeth ang mensahe mula sa isang cellphone na nakarehistro sa pangalan ni Catherine. Nagtatanong din si Thompson kung paano nakuha ni Vincent ang telepono ni Catherine na kabibili lang 3 linggo ang nakalipas. Pagkatapos ay sinimulan niyang bigyan ng babala si Catherine kung papatayin ni Vincent si Elizabeth at niligaw sila ni Catherine, kasabwat niya ang pagpatay. Sa huli, itinuro ni Catherine ang lokasyon kung saan siya nagbibigay ng pagkain sa tuwing hihilingin ito ni Vincent. Pagkatapos ay inutusan ni Thompson ang kanyang team na bumalik sa kagubatan sa paligid ng lugar. Dahil kailangang lumakad si Vincent para kunin ang pagkain. Bilang karagdagan, nilalayon niyang gamitin ang media para ilantad ang pagkakakilanlan ni Vincent para maakit siya mula sa pagtatago. Ang pamamaraang ito ay lubhang mapanganib, ngunit alam ng sheriff na si Vincent ay isang duwag at tatakbo muli, tulad ng ginawa niya noon. Si Vincent ay nagsimulang magpanik nang makita niya ang kanyang pangalan sa balita, na humantong sa kanya na maghinala kay Elizabeth. Pagkatapos ay tiningnan ni Vincent ang kanyang cellphone, ngunit wala siyang nakitang anumang mensahe mula sa kanyang telepono. Sinusubukan ni Elizabeth na kumbinsihin si Vincent na mahal niya ito at gusto niyang manatili sa piling nito anuman ang mangyari. Sinabi niya na kapag nakita sila ng pulis na magkasama, ikukulong lang nila si Vincent. Tiniyak ni Elizabeth kay Vincent na kailangan na niyang umalis ngayon, at malapit na siyang susundan nito kahit saan siya magpunta. Sa puntong ito, sa wakas nalaman ni Elizabeth na si Peanut na binanggit ni Vincent kanina ay si Lucy Jennings, kaklase ni Elizabeth. Sa simula ng pelikula, bukod dito, ang babaeng naghahatid ng pagkain ay si Catherine, ang kanyang kasintahan at ang ina rin ni Lucy. Sa katunayan, matagal nang umibig si Vincent sa anak ni Catherine, at gustong pakasalan siya. Matapos ang lahat ng kanyang mga pag-amin, sa wakas ay sumang-ayon si Vincent sa opinyon ni Elizabeth. Pagkatapos ay naghahanda siyang iwan si Elizabeth nang mag-isa, matapos siyang ipanggako ni Elizabeth na manatili sa bunker. Hihintayin niya si Vincent na sunduin siya at pakasalan kapag ligtas na ito. Sa 10th araw, isang araw pagkaalis ni Vincent, si Elizabeth na naghihintay sa bunker sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas. Sa katunayan, siya ay nagsinungaling sa paniniwalang maraming nakatagong bitag at bomba sa labas. Umaasa siyang may makakarinig sa kanyang mga sigaw at darating para tulungan siya. Sa kabutihang palad, si Sheriff Thompson at ang kanyang koponan ay naglalakad sa kalapit na kakahuyan noong panahong iyon. Nang marinig ng sheriff ang kanyang boses, agad itong sumugod sa kanya. Pagkatapos ay dinala siya ng pulis sa ospital. Dumating sina Don, Madeline at Bobby sa ospital, kung saan sa wakas ay muling nagkita sila ni Elizabeth. Sa pagtatapos ng pelikula, sinabi ng mga pulis na si Vincent ay napatunayang nagkasala ng maraming kaso, at nasentensyahan ng pagkakulong sa loob ng mahabang taon. Dito nagtatapos ang pelikulang ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa.